mga pinakamatalinong insekto sa buong mundo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Bagamat maliit na mga insekto, pero hindi ibig sabihin na pwede silang maliitin. Bagamat hindi sila pwedeng ipag-take ng IQ test o kung anumang exam para sukatin ito, gaya ng ibang mga nilalang sa mundo, mayroon ding mga espesyal na kakayahan at katalinuhan ng mga insekto sa sarili nilang pamamaraan na talaga namang mamangha ka. Kaya naman, halika na't mabilib sa higanting galing ng limang pinakamatalinong insekto sa mundo. Number 5, Mantis. Kaya nilang tuntunin muli ang mga hunting areas na napuntahan na nila noon kung saan naging matagumpay ang paghahanap nila ng pagkain. Mayroon din silang sobrang linaw na vision o paningin sa puntong kaya nilang malaman kung safe ba o hindi ang paligid kung nasaan sila. Pininiwalaan pa nga na kaya nilang i-recognize o malaman ang mga pamilyar na bagay at kahit mukha na nakita na nila noon. Kaya naman may kakayaan silang baguhin ang pag-uugali nila. Dagdag pa rito, wais sa mga lalaking mantis dahil ang pinipili nilang mate ay ang mga mas matataba at malusog na babaeng mantis. Number 4, Dragonfly. Daranasan mo na bang ma-focus ng sobra-sobra sa isang bagay sa puntong hindi namamalayan ang nangyayari sa paligid? Bagamat walang malalaking utak ang mga tutubi, hindi mo sila dapat ismulin dahil ayon sa bagong research, may kakayahan ng brain cells na mga ito ng selective attention. Gaya natin, kaya rin ang mga tutubi na mag-screen out ng mga useless na visual information para mag-focus sa isang target. Ito ang unang pag-aaral na nagpakita ng selective attention sa brain cells ng isang invertebrate na hayop. Kaya naman, kapag nakapili na ng target ang tutubi, kahit gaano pa ang dami ng preys ay finifilter out na ng neuron activity nito ang iba pang pwedeng target. Pagkatapos ay susunggaban nito ang napili niya ng walang mintis. May success rate sila na 97% na parang isang machine. Number 3, Termites. Ang mga anay ang isa sa kalaban ng mga kabahayan. Sumusugod sila para simuti ng mga kahoy sa mga bahay ng walang patawad. Pero alam mo ba na sila ang isa sa mga unang insektong nakitaan ng kakaibang talino? Namumuhay kasi sila sa social colonies kung saan may sarili-sariling role ang bawat isa para mapanatili ang kaayusan. Halimbawa, mayroong nakatask para sumipsip ng tubig at ishare ito sa mga kasama. Mayroon namang responsable sa pagpapabilis ng working pace sa loob ng hive o pugad. Pinoprotektahan din nila ang isa't isa at maiging binabantayan ito ng mga loyal na kasama. Para rin silang mga architect sa paggawa ng mga ito ng mga complex na tunnels kapag namamahay sila sa mga kahoy. Mukha lang itong sakit sa ulo para sa tao pero sobrang functional ang pagkakagawa nila nito para sa kanila. Meron itong maayos na airflow na siyang nagfi-filter out ng maruming hangin. Number 2, Ants. Sa listahang ito, pinaka-pamilyar tayo sa katalinuhang taglay ng mga langgam. Sila ang may pinakamalaking utak sa lahat ng mga insekto na ginagamit nila sa pagtatrabaho bilang isang team o grupo. Katulad ng mga anay, nakatira rin sila sa mga malalaking colonies na hindi birong patakbuhin at talagang nangangailangan ng talino at skill para mapanatili. Sa isang colony, daan-daang scout ants ang nakatuon sa paghahanap ng pagkain sa paligid ng anthill. Pagkatapos makahanap ng pagkain, ay babalik sila sa hill habang nag-iiwan ng pheromones sa bakas nila na isang chemical substance na nire-release nila bilang isang form of communication. Madadetect ng ibang langgam ang iniwang pheromones na ito at saka nila ito susundan habang bitbit naman ng pagkain pauwi. Bukod pa rito, gaya ng kwento ng langgam at tipaklong, kaya rin nilang mag-imbak ng pagkain sa taglamig para hindi sila magutom. Meron ding ibang mga uri ng langgam na kayang mag-farm o mag-ani ng sarili nilang pagkain sa pamamagitan ng pagpapalago ng fungus sa mga dahon at halaman na nakolekta nila. Napag-alaman din sa research na mas gumagaling sa paglolocate at pag-aant ng pagkain ang mga langgam sa pagtanda nito. Number 1, Honeybees. Hindi lang masarap na honey ang dala ng mga honeybees. Gaya ng ibang mga insekto sa listahan natin, mayroon ding socially cooperative na community ang mga honeybees na nangangailangan ng mas complex na komunikasyon at teamwork. Gumagawa sila ng movement na tinatawag na waggle dance para ituro ang direksyon ng pagkain o shelter gamit ang araw bilang point of comparison sa iba pang mga bubuyog sa hive o pugad. Dahil dito, may kakayaan din silang matuto mula sa isa't isa. Pagkapanganak ng isang honeybee, hindi sila agad marunong mangolekta ng nectar mula sa mga bulaklak. Salip ay natututunan nila ito sa panonood sa mga mas matandang bubuyog sa hive. Sumasailalim ang batang bee sa trial and error hanggang sa makuha na nila ito na isang rare na katangian sa ibang mga hayop at insekto. At gaya nga ng metaphor na busy as a bee,
Literal na maraming trabaho ang mga honeybees. At meron silang metikulosong proseso para mas mapadali ang mga gawain, gaya na lang ng pangongolekta ng nectar sa lahat ng bulaklak sa paligid.